Noong 1744, naganap ang pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan ng mga Pilipino, ang Tagohoy Rebellion. But before we continue, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell so you'll have a premier seat every time na may bago kaming uploads. With that being said, let's go back to the topic. Bago natin pag-usapan ang Tagohoy Rebellion, kinakailangan muna nating i-review ang Philippine history. Noong 1744, ang Pilipinas ay isa ng kolonya ng Spanish Empire sa loob ng dalawang siglo. Sa loob ng dalawang siglo na ito, hindi naging mabuti ang karanasan ng mga Filipino sa kamay ng mga Espanyol. Bukod dito, ang mga Espanyol ay nagpatupad ng mga hindi popular na pulisiyang pang-ekonomiya. Halimbawa rito ay ang polo y servicio, pagbabayad ng tributo at paglalagay ng kota sa mga inani at mga ginawang produkto ng mga Filipino. Ang mga ito ay magiging karagdagang salik kung bakit maraming Filipino ang may kilahok sa rebelyon laban sa mga Espanyol. Si Francisco Sendrijas, o mas kilala sa tawag na Francisco Tagohoy, ay ipinanganak noong 1724 sa Inabanga, Bohol. Siya ay isang cabeza de barangay at 20 taong gulang lamang nang simulan niya ang pag-aalsa. Ayon sa mga record, noong 1744, inatasan ni Father Gaspar Morales, isang Hesbitang kura, ang kapatid ni Francisco na si Sagarino upang arestuhin ang isang pugante. Sa kasamaang palad, nasawi si Sagarino makalipas na manlaban ang puganteng kanyang inaresto. Matapos na malaman ni Francisco ang pangyayari, kanyang dinala ang katawan ng kanyang kapatid sa simbahan upang pabasbasan upang makatanggap ng Kristiyanong libing. Tinanggihan ni Father Morales na basbasan ang katawan ni Sagarino dahil namatay daw ito sa pamamagitan ng isang duelo. Ang pagduduelo ay isang gawaing ipinagbabawal ng simbahang Katolika. Tatlong araw na naghintay si Francisco kasama ang katawan ng kanyang kapatid sa harap ng simbahan. Gayunpaman, bigo pa rin siyang pabasbasan ang labi ni Sagarino. Dahil dito, nagalit si Francisco at siya'y nag-alsa. Ginamit niya ang kanyang impluwensya upang kumbinsihin ang mga Boholano na sumama sa kanyang pekibaka. Dahil 3,000 mga Boholano ang agarang sumapi sa pag-aalsa ni Tagohoy. Mabilis na lumaganap ang pag-aalsa sa buong isla ng Bohol. Kasamang iba pang prominenteng tao sa Baclayon, Tagbilaran at Dawis, prinoklaman ni Francisco Tagohoy ang kalayaan mula sa Espanya at ang pagkakatatag ng First Bohol Republic. Ang bulubundukin ng Bohol ang nagsilbing tahanan ni Tagohoy at ng mga kasama nito. Minarapat nilang manirahan sa kabundukan dahil magiging mas mahirap para sa mga Espanyol na lumusob. Bukod sa heograpiya, ginamit din ni Tagohoy at ng mga kasama nito ang suporta ng mga sibilyan upang lamangan ang mga Espanyol. Ang mga sibilyan ay nagsilbing tagapuslit ng mga pagkain, armas at gamot bilang suporta sa kanilang mga kababayan sa kabundukan. Mula sa kabundukan, bumababa si Tagohoy at ang mga kasama nito upang lusubin ang mga Spanish garrison at pumatay ng mga Espanyol. Ang mga paglusob ni Tagohoy ay nagresulta sa pagkamatay ni Father Gaspar Morales, ang sanhi ng kanyang pagre-rebelde, at ni Father Giuseppe Lamberti, ang parish priest ng bayan ng Hagna. Mula sa 3,000 tagasunod, lumobo ang bilang na ito sa 20,000 katao. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay ni Tagohoy, ipinadala ng acting governor general na si Bishop Juan de Arechedera ang isang ekspedisyong Espanyol na pinamumunuan ni Don Pedro Lechuga. Gayunpaman, nabigo ang mga ito na dakpin si Tagohoy kung kaya't napatras ang mga ito sa Zamboanga. Sa kabiguan ng puwersa, sumubok ng panibagong estratehiya ang mga Espanyol. Gamit ang ilang taong simbahan, sinubukan nilang kumbinsihin si Francisco Tagohoy na sumuko, ngunit hindi siya pumayag. Sa isang panayam, ipinarating ni Tagohoy na hindi sila laban sa simbahang Katoliko, ngunit wala na silang balak na mapasailalim uli sa otoridad ng Espanya. Dahil sa muling kabiguan, nagpatupad uli ang mga Espanyol ng panibagong estratehiya. Sa bisa ng kautusan ni Governor General Jose Raon, ang mga rebelde ay bibigyan ng amnestiya at kapatawaran kung sila ay susuko at muling magbabalik loob sa pamahalaan ng Espanya. Ngunit kagaya rin ng mga naunang effort, ang estratehiyang ito ay nabigo. Nakubkob ng mga tauhan ni Tagohoy ang kabuuan ng Bohol maliban sa mangilan-ilang mga bayan sa tabi ng dagat. Nasawi si Francisco Tagohoy noong 1800 sa edad na 76. Walang katiyakan ukol sa kanyang kamatayan ngunit pinaniniwalaan na siya ay namatay dahil sa katandaan. Hindi naging balakid ang pagkamatay ni Francisco Tagohoy upang ipagpatuloy ng mga Boholano ang paikibaka.
naging isang malaking suliranin ng pamahalaang Espanyol ang rebelyon ni Dagohoy. Ito ay sa kadahilan ng isa-isang nawala ang mga kolonya ng Spain sa pagpasok ng 19th na siglo. Upang mapanatili ang status ng Spain bilang isang world superpower, kinakailangan nitong magapi ang mga rebelyon sa natitira nitong kolonya. Noong 1828, naluklok si Gobernador General Mariano Ricafort sa Pilipinas. Una niyang ginawa ay magpadala ng pinakamalaki at pinakamalakas na hukbong Espanyol sa Bohol. Bukod sa Spanish regulars, ipinadala din sa Bohol ang ilang libong Cebuano auxiliaries bilang pansuportang hukbo. Gamit ang mas maraming sundalo at mga artillery, winasak ng pinagsamang Persa ng mga Espanyol at Cebuano ang mga defensive fortification ng mga Boholano. Karagdagan dito, pinutol din ng mga Espanyol ang supply ng pagkain, tubig, gamot at armas ng mga rebelde sa kabundukan. Naging isang malaking dagok para sa mga Boholano ang pagkawala ng mahusay na pamumuno ni Francisco. Ang mga salik na ito ay nagresulta sa tuluyang pagkasupil ng mga Boholano noong 1829. Formal na nagwakas ang rebelyon ni Dagohoy noong August 31, 1829. Ayon sa ulat ni Manuel Sanz, ang komandante ng Persang Espanyol, 375 ang nasawi at 19,000 naman ang sumuko. Ang rebelyon ni Dagohoy ay tumagal ng 85 taon. Sa panahong ito, ang mga Boholano ay nakaranas ng tunay na kalayaan. 3 henerasyon ng mga Boholano ang hindi nakaranas ng sapilitang paggawa, pagbabayad ng tributo at racial discrimination. Bagamat nabigo ang mga Boholano na makamit ang kalayaan, ang katapangan na kanilang ipinakita ay magsisilbing inspirasyon para sa iba pang maghahangad ng kalayaan.